How to test ignition coil? Restart! Very easy. Huwag mong gayahin kung ayaw mong ma-surprise. Restart! Wala! So yun mga kalagnot, meron na naman tayong isi-share sa inyo. Ito, ang unit natin, Nissan Almera. Ang problema, matagal nang hindi umandar. So yan, pinaandar lang muna natin dito at niridundo. So yan, malakas naman yung baterya, malakas yung redundo, pero ayaw talagang umandar. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakauna nating dapat gawin, i-check natin lahat ng mga fuse para malaman kung mayroon bang putol. Pero pag okay na yung mga fuses, ay dito naman tayo. So pinaka basic nating dapat gawin, check natin yung ignition coil kung meron bang kuryente. Restart! Sige, umuuma diha matske. Restart! Oy, sayop man na imong gibuhat pag testing matske. Aw, siyempre, iba-iba tayo ng trip kaya wala tayong pakialaman. Aw, lagi ba? Ayaw gud ka suko diha. So ngayon naman, ang gagawin natin dito, kailangan nating malaman kung meron bang fuel na papunta sa ating mga injector. Yun, so pinaridundo talaga natin kaso walang pumugsit-pugsit at sumirit-sirit. So obvious na obvious, ayaw talaga tong umandar. Ang ginawa ko dito, tinis ko lang muna yung camshaft sensor para makapagbigay na tayo ng hatol dito kung ano ba yung diagnose natin. Yan, so napatunayan ko dito na okay naman yung camshaft sensor. Kaya binalik ko yung socket at meron akong tinanggal dito, nilagnot, dala ibot ko lang. So ganun lang ka basic yung ginawa natin at pinagdudahan natin agad yung ECU sa walang kasiguraduhan nating patsambang tagna-tagna. So yung ginawa ko dito ay binuksan ko agad yung ECU at sinimhot-simhot gamit yung mata. At tiningnan ko lahat ng diodes gamit yung ilong. So ganoon naman talaga at napatunayan ko na kailangan siyang palitan ng buo. Kaya ang ginawa ng kasama ko ay ayan, kumuha siya sa ibabaw ng langit. Ayan, meron siyang box na binitbit. Hindi ko alam kung saan niya pinunit po nito. So ayan, tingnan natin dito. Same lang naman yung mga nakasulat, yung part number kaya kinabit na nung kasama natin. Siyempre, hindi na tayo magpadugay-dugay pa. Ginamitan natin agad ng orasyon. Pasok matske. Dito. Kita nyo na kung gaano katested yung orasyon ni matske. Sumirit-sirit. Aw, perting sirita. So, kita natin na meron na siyang fuel na papunta sa ating mga injector. Ibig sabihin ay meron siyang chansang umandar kaya ginamitan natin agad ng orasyon. Kita natin dito na pumalpak yung orasyon ni Matske. Wala, wala. Ayaw mandar. Aw, lagi ba? Di manggani mo andar. Unsaon man aron? Explain, Matske. So, yan. Ayaw talaga siyang umandar kasi nga ay nakailaw yung sign ng traktarak dito. So, kaya naman pala ayaw umandar dahil dun sa traktarak na umilaw. Diagnose muna natin kung ano yung trouble code. Ayan. So, kaya naman pala nakalock mode siya. So ang gagawin natin kapag ganyan ay key programming, pagkatapos pass forward tayo kung ano yung kahintang. Sana umandar ka. Uy, hala. Yun oh, so nawala oh. Hala, nawala kasi ka. Awa. Oh? Lo, hindi na umilaw. Start. Sana umandar. Yeah! Umandar. Ayos, ayos, ayos. Umandar na bay. Ayun oh. So ito lang yung pinalitan natin. Yan. Yan yung bago natin oh. So hindi pa nasa uli. Yeah, RPM, RPM. Good. Siyempre, huwag kalimutang mag-RPM-RPM. Sa mga nagtatanong bakit natin pinas forward yung key programming. So, pabalik-balik na yan sa mga videos natin kaya i-review nyo na lang. Tara, test drive tayo ng dahan-dahan. So, dito ay mahina lang yung takbo natin kasi
Matagal na tong hindi nakatakbo, baka expire na yung gulong at sumabog.